ilang pangalan ang iniugnay sa kanya, ngunit walang kumpirmasyong narinig mula kay Vice. Hanggang sa lumabas ang ilang makahulugang tweets ni Vice na sinundan ng kanyang tuluyang pag-amin ng kanilang hiwalaya ng boyfriend. Capital T, capital R, I tried, but I'm capital T, I, capital R, ED, tired. Time, capital T, to rest, capital R. Oh. Typo error. Hindi pwede? Oh, why not, diba? Typo. Hindi tanga ang mga Pinoy. Get na get nila. Na? Yung mga initials. Nanay ko, tinanong ko, hindi niya na-get eh. We both want the world to know na wala na. O yan na. We are friends. Marami ang nagbigay mali siya sa dalawang letrang nang ibabaw sa mga tweet ni Vi na tila kumpirmasyon umano ng matagal nang bulong-bulungan at hula ng marami tungkol sa katauhan ng kanyang di umano'y boyfriend. At dito ngang nakaraang linggo, lumutang ang isang Facebook post mula di umano sa PBA player na si Terrence Romeo na tahasang itinatanggi na sila ay nagkaroon ng relasyon ni Vi. Isa sa mga rookie ng koponang Global Port sa PBA, unang nakilala si Terrence Bill Romeo nang siya ay maging star player ng FEU Tamaraws sa UAAP at ang halin pang most valuable player ng UAAP noong 2013. Kilalang alumnos at avid supporter ng FEU si Vice. Kaya naman magmula pa noon, laman na ng bulong-bulungan si Terrence umano ang sinasabing boyfriend na madalas panoorin ni Vice sa mga games. Ngunit bago pa man makapagbigay linaw si Vice sa issue, isang pahayag na ang inilabas ni Terrence sa isang sports news online portal nitong Biyernes patungkol sa kumalat na Facebook post. Anya, hindi raw kanyang naturang Facebook account. Ngunit mabuti na rin daw na may nag-post na noon para sa kanya dahil totoo namang wala silang relasyon ni Vice. Sa report na ito, nagbigay din ang pahayag ang ama ni Terrence na si William. Pinagtanggol niya ang anak tungkol sa mga malisyosong intrigang patungkol sa sasakyan at condo unit na di umano'y niregalo ni Vice sa kanya. Wala raw katotohanan ng mga ito at hindi raw siya nagkulang sa pangaral sa anak na lumayo sa mga bagay na hindi mabuti. Ipinahayag din niya ang kagustuhang makausap si Vice tungkol sa issue. Nakausap rin ng The Buzz ang malapit na kaibigan ni Terrence at kolumnistang si Nap Gutierrez at kinumpirma nito ang mga saloobin at naging pahayag ng basketball player. Ayon daw kay Terrence, sana raw ay matapos na ang issue sa pagitan nila ni Vice na pawang walang katotohanan. Ayon pa raw kay Terrence, ang pangiintrigang ito sa kanila ni Vice ay isang multo sa kanyang imahe na gusto na niyang mabura. Agad tumutok ang lahat sa magiging reaksyon ni Vice matapos ang mga kontrobersyal na pahayag na ito. Hinala pa ng ilan, tila si Terrence umano ang tinutukoy ni Vice sa makahulugang tweet niya noong Biyernes. Hanggang kahapon sa showtime, naghintay ang lahat sa kanyang magiging pahayag tungkol sa panibago niyang pinagdadaanan. Ang ikalawang salita ay tiwala. Itala mo. Tiwala. Wala na ako niyan. Oh, sumasagot ka. May nagtatanong ba sa'yo? Haray, naku! Sabi ko sa'yo, mag-shopping na tayo mamaya. Ano ba yan? Bongga to. Bongga yung mga nasulat. Denggoy, tiwala. Na denggoy. Nang araw din yun, tinutukan ng The Buzz ang uncabogable star para makuha ang saloobin nito sa issue. At sa isang eksklusibong panayam, isa-isa nang hinarap ni Vice ang tanong ng lahat tungkol sa panibagong intrigang ito. Never akong nagpangalan, I never clarified, I never admitted, I never confirmed anything, I never said na we were together. Wala akong tahasan, direktang sinabing Terrence Romeo. Wala akong ganyan. And wala akong sinabing anumang masama tungkol sa kanya. And I will never say anything ill about him. Magkakilala kami at magkaibigan kami hanggang kahapon. Nung nalaman ko yung pag-ani ni Vice, nakapag-usap sila ni Terrence matapos lumabas ang mga pahayag nito sa media. Tinawagan niya ako to clarify and to apologize. For? For what has been said.
kung anong lumabas, kung anong mga nasabi nila. At saka I felt sorry for him kasi napakinggan ko yung ano eh, yung podcast. Naawa ako kasi parang napaglaruan sila nung nag-i-interview. Napaglaruan. Kaya nga nung sinabi ko sa kanya, sabi ko, I never had any doubt na it will come from your mouth. I knew na hindi siya nanggaling sa bibig mo. Yung saktong kinote sa kanya, it was spoon-fed. Ibinigay sa bibig niya eh. Tapos wala nang nagawa. Naawa rin naman ako kasi na-pressure. And yun lang. Nakarating din sa kaalaman ni Vice ang mga naging pahayag ng ama ni Terrence tungkol sa kanya. I respect him. Nauunawaan ko na may mga bagay na hindi sila nauunawaan, kaya uunawain ko na lang para maiwasan yung hindi pagkakaunawaan. Ngunit pag-amin ni Vice, hirap siyang itago na siya ay nasaktan sa issue. Hindi naman ako manluloko ng tao. I'm not so okay, but I don't have any negative words to say about them. Gusto ko ipagtanggol yung sarili ko, pero ayokong may taong masaktan at mapahiya pag lalo ko pang ipinagtanggol ang sarili ko. Ayokong manakit ng isang taong naging mahalaga sa akin. Ayokong manakit ng kaibigan. Whatever they have to say about me and kung ano man gusto nilang iparating sa akin, nasa sa kanila yun. Kung masakit man, di ako na lang masasaktan, hindi na ako mananakit. Are you holding back your tears now? Right now, no. Parang hindi naman. I already cried so much last night. Kaya okay lang. I'm trying to smile. I'm trying my best to smile. Sabi ko kanina sa Showtime, at times I am smiling because I'm happy, but at this point I'm smiling because I am strong. Matapos ang isyung ito, tanong ng kanyang mga tagahanga, posible pa nga kaya ang isang happy ever after na love story para sa isang bituin na kasing impluensya at kontrobersyal ni Vice?